Hello there! Kumusta kayo? Mga kababayan, mga Pilipino sa buong mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang iyong kaibigan, Doy Del Castillo. Sa programa ngayon din po, nag-aanyaya na tayo po ay magsama sa kabuuan po ng ating pagsasahimpapawid sa gabing ito. Araw po ng Biyernes, last broadcast night for this week. Ito po ang yung lingkod ay nag-aanyaya at iahatid po namin sa inyo mga importante mga pakasa. Alam mo ninyo, sino ba namang hindi susuporta? Eh, ito po ang ating ipinag-aanyaya na ating ipaglaban sa lahat ng panahon ang tungkol po sa paglaban sa graft and corruption. Sa pamamagitan po ng mga pagnanakaw sa kabanambayan, lalong naghihirap ang ating pamahalaan. Ito po ay isang istorya sa pahayagan na pinalabas po ng Inquirer. Ang sumulat po nito ay si Tina G. Santos. Ano po? Sabi rito, Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. has renewed the Philippines' commitment to fighting corruption at the recent United Nations General Assembly Special Session on Corruption. Nakakatawa ho ito. Ano ho? Ay, sabagay, hindi naman ho gobyerno. Wala. Itong isang pinakamalaking corruption po na lumaganap simula po ng 2020. The giant and the biggest of all. Ang corruption po tungkol sa coronavirus 19. Ang pagbagsak ng mga ekonomiya ng malalaki at maliliit na mga bansa. Di bali yung malalaki, hindi naman nagalusan yata. Pero itong mga developing nations, heavily affected by this COVID pandemic. According to Department of Foreign Affairs, Locsin said, the Philippines' fight against corruption was not all punitive, but also recognize integrity. He cited the Seal of Good Local Governance Act. Isang batas po ito na maging tatak ang tinatawag na Good Governance Act that rewards transparency and accountability in the use of public funds. Kung ang gagamitin mong pondo ay budget ng gobyerno, pera ng taong bayan, pera ng pamahalaan, eh dapat po ay merong transparency. Nakikita kung saan napunta. He cited the Seal of Good Governance Act that rewards transparency and accountability in the use of public funds, the Anti-Terrorism Act that fills gaps in the investigation and prosecution of money laundering, especially for terrorism, financing, and the Philippine Government Procurement and Reform Act. The presence of civil society observers in local and national government bidding procedures in public procurement. The country's top diplomat also highlighted the creation of a joint oversight committees under the Bayanihan to Heal as One
and bayanihan to recover as one, lows as a response to the pandemic. Luxin also noted that the interest, prejudicial disparity in bid invites a charge of corruption, and that corruptions strike at the life and soul of nations, killing the credibility and therefore viability of states, which are nations' political expression, encouraging the deadly, fast-speeding virus of public cynicism that kills love of country. Totoo yun, yung statement na yun ni Luxin, Secretary of Foreign Affairs. Ngunit, bagaman at maraming pagsisikap na ginagawa ang pamahalaan, the good-minded people in government, still, we cannot deny na ang mga malalaking bilyones na pagkakapirahan ay nahahawakan ng marami sa cabinet secretary. Kaya itong mga cabinet secretary nito dapat humarap sa salamin at kausapin ang kanilang sarili. Naging matapat ka ba sa tungkulin mo? Magkano na ibulsa mo sa maghapong ito? Meron po tayong 8 minuto makaraan ang 10. Ito pa rin ang inyong lingkod, Doy del Castillo. Unang paksa pa lang po yan na ating binuksan. Siyempre ho, meron tayong tinutuntungang mga pahayag na sinulat po ni Tina G. Santos ng Philippine Daily Inquirer. Meron pong ipinatawag ang kanilang sarili na sila ay makabayan. Lalaong baga, itong salitang makabayan, ito ho ay matagal nang ginagamit. Panahon pa ho ito noong 1800. Tinatawag na yung makabayan. Makabayan, mga nagmamahal sa bayan. Ang bayan po na tinatalakay dito ay hindi munisipalidad. Ang bayan na subject dito ay ang mamamayang Pilipino. Yun po ang bayan. Kaya nga ho, nauwi dun sa nagkaroon ng tinatawag na pagkakaisa ng mga Pilipino upang ibagsak ang martial law, ang diktatorya. Ito hey, palagi kong binabalak sabihin sa radyo pero madalas ho namang hindi natutuloy. Ito hong sinasabi natin, makabayan. Tumindig ang mga oposisyon ng pamahalaang tinawag na diktadurya o authoritarian. Alam po nyo, pagka isang pangkatin lamang o isang tao lamang ang nasusunod sa isang gobyerno, authoritarian po yun. Authoritarianism. Siya lang nang siya at wala nang iba. So, yun po ang talagang pinagdidiinan. At syempre, kami naman bilang mga mamamahayag, ay tuwan-tuwa kami. Pukaw na pukaw yung aming damdaming makabayan na sinusuportahan namin ang bawat paksain na ang tinatalakay ay ang pagsikil
sa karapatan ng mamamayan. Ang tinatalakay at ang ginaganap ay ang pagnanakaw sa pera ng pamahalaan. So, natutuwa po ang mga aktivista. Ganun din po ang kanila isinisigaw. Kaya lang ho, kung ang Diyos ay pakikinggan sila at hindi makapangyarihan, kaso makapangyarihan po ang Diyos. Malilito dahil ang sabi ng oposisyon ay sila yung makabayan at hindi makabayan ang authoritarian government. Nung maupo na po yung mga makabayan, sabi naman ng mga nanggaling doon sa dating pamahalaan, yan ika ang mga makabayan. Makabayan. Ade, ano? Nanggigigil yung mga aktivista na umakyat sa gobyerno at yung mga talagang mga makabansa, kung tawagin natin, nagmamahal sa bansa. Kasama na dyan ang matutunog na pangalan sa Longa, Diokno, ha? Yan yung mga makabansa. Mga kinikilala pong nakikibaka para sa karapatang pantao, nakikibaka para sa kapakanan ng mabuting pamamahala. So ngayon, ang sabi ng mga oposisyon, sila yung makabayan. Ang sabi naman ng nakapwesto, kami ang makabayan. And we are doing this because we would like to protect the future of our nation. And by doing this, we would like to assure that this nation will be great again. So, para bang hungkag eh. Kasi, kung malalaman lang ng tao kung paano nagmamaniobra yung dayuhang pwersa na siyang nagsasagawa ng manipulasyon, pagrerenda at pagkastigo at pagkonsinte. Isa ho ngayon, makikita natin, isang issue ngayon, noong pong panahon na yon, may hinuli na illegal ang pagkahuli, ikinulong. Matagal ang pagkakulong dahil sa kanyang pagiging makabayan. Ito po natin isinesentro yung pati yung mga estudyante ngayon, hirap na hirap eh, yung mga mahuhusay na estudyante. Binabakas nila, pinipilit nilang aninagin, nasaan ba yung makabansa? Nasaan ba yung makabayan? Ito ho naman ay isang sinulat ni Jesep O. Inano. Jesep O. Inano sa Daily Inquirer pa rin po. Ito po ay isa sa mga balita. Nalo po sa news section eh. Ito po ang nilalaman. Freezing the two bank accounts of National Democratic Front of the Philippines. Consultant Vicente Ladlad is the same as invalidating his claims to justice as a martial law survivor, according to a human rights group. Karapatan Alliance for Advancement of People's Rights. Alyansa po ito. Na ang pangalan po ng alyansa, karapatan. Sa pagsusulong ng karapatang pantao, people's right, ay nagsabi
The freeze order showed the impact of anti-terrorism law on civil liberties, even as it was being challenged by petitioners before the Supreme Court. Kasalukuyan pong sinampa sa kataas-taasang hukuman ang paghamon sa karapatang pantao ng ang pera na ibinayad ng gobyerno mismo sa kanya mula sa utos ng batas. So, judicial process. Yung pera ho ay iniutos na bayaran. At nakarating po ito sa husgado at ang husgado nag-utos bayaran. Kasama ditong pinagtibay na bayaran sa nasabing utos ay kung magkanong halaga ang ibabayad parang damages sa naging biktima ng pagyurak sa kanyang karapatang pantao. Ang perang iyon ay naideposito at ngayon ay inidentify ng militar sa organisasyong National Democratic Front. Ay yung National Democratic Front ay pinagbintangan nilang terorista. So, sa makatuwid, nagkaroon sila ng tinatawag na anyo ng pagiging legal. Ha? Sapagkat parang kinikilala na yung pag ikaw ay tinawag na terrorist, National Democratic Front is a terrorist, eh, kung merong account na ginagamit nung nasabing National Democratic Front, eh, pipigilin ng gobyerno paglabas para hindi magamit sa terrorism. The freezing of his accounts, account ho ni Vicente Ladlad. The freezing of his accounts and future attempts of civil forfeiture not only deny Ladlad's right to use the said funds for his medical needs, also invalidate his claim to justice. Inawalang halaga ang kanyang paghahabol sa katarungan. Cristina Palabay, Secretary General of Katipunan o of Karapatan, Secretary General of Karapatan, said in a statement, last month, Ladlad's wife, Fides Lim, asked Benjamin Jokno, Governor of the Banco Central ng Pilipinas and Chair of the Anti-Money Laundering Council, to lift the freeze order, calling it immoral and reprehensible. O yan na. Banko Central Governor, siya yung head ng Anti-Money Laundering Council. Para bang lumalabas siya yung pera galing sa masama at gagastusin sa kasamaan. Ganun ho ang kulay nito eh. Baka hindi na iintindihan ng mga karaniwan nating kababayan, ay nililiwanag po natin na sang-ayon sa nasabing account, pag-aari siya ni Vicente Ladlad at yung pera ni Vicente Ladlad na yon ay nanggaling sa gobyerno bilang danyos sa ginawang pagkukulong sa kanya. According to Lim, her husband's bank accounts
consisted solely and purely of the compensation he received as a martial law victim in 2018 from human rights victims' claims board, and in 2019 from the human rights class suit filed in relation to abuses during the martial law period. Ladlad, who was arrested in November 2018 on an illegal possession of firearms charge, was among those tagged by the Anti-Terrorism Council as key members of the Communist Party of the Philippines. With this, the councils authorized the Anti-Money Laundering Council to freeze his asset under the terror law. Excuse me, ano po? Parang yung ginawa ay labag sa batas. Ano po? Sabi noong ano, nung Anti-Terrorism Council, member daw ng Communist Party of the Philippines. Daw. So, siyempre, meron silang mga supporting evidence dapat. O ngayon, kung lalabas na siya ay miyembro, eh hindi naman siya yung terrorist eh. Ang pinagbintangan nila na organisasyon ng mga terorista yung Communist Party of the Philippines. So, nasa party pa lang ng pinoprosecute nila yon yung partido. Pero ang totoo pong pinakabuod ng katotohanan, ang naghuhumiyaw po ay ang katotohanan. Yung mga insidenteng napadamay na lang ay na-associate ka kasi. Para bang halimbawa, eh merong isang organisasyon, yun nga, organisasyon na nga, na may mga miyembro na gumagawa ng mga pagpatay, panunuan, kung ano-ano ng mga terorismo. Pero hindi naman si Ladlad ang gumagawa at nakakulong nga siya eh. Nakakulong siya eh. Oh. Eh pero nagkaroon ng council, Anti-Terrorism Council, Anti-Terrorist Council, ay sinabi, i-freeze niyo ang account niyan. Bilang bankero, o sino man yung nasa banko, and this sentence attributed to the Banco Central Governor, why will you freeze the account? Have you investigated? Saan ang galing ito? Ngayon na pinag-uusapan na frontally sa pamamagitan ng mga legal debate sa kataas-taas ang hukuman, beripikado yung pera galing sa gobyerno. Utos ng judicial processes, bigay sa kanya. O di, naglagay naman ng account sa banko, nilagay sa pangalan niya. Na-monitor naman ng mga espiya na yung account na yon ay sa miyembro ng Communist Party. Siyempre, eh may tatak na siya eh. Yun ba? Miyembro ba? Ah, si Ladlad? Oo nga, komunista nga yan eh. Sabi nung panahon ni Marcos, komunist yan eh. Ay ngayon ba? Ay may pera yan. Malaki, dyan ang gagaling ng pera na ginagamit sa terorismo. But have you presented any incident, testimonial, or eyewitnesses account that this money has been used
Ayan. Naglabas ng ebidensya ngayon ang abogado nung asawa ni Vicente Ladlad. Wala ho kasing maglakas loob talakayin to eh. Eh, ako, wala ho akong kinatatakutan at wala rin naman akong kinikilingan. Ito po'y balita eh, news. Bagamat sinasabi po ng bayaning Francisco Baltasar, ang mga balita'y bihirang magtapat. Magkatotoo may marami ang dagdag. Ay hindi ho balita rito yung tinatalakay ko. Ang tinatalakay ko rito, how the law being applied with abuse. May pang-aabuso. Pagkat malinaw na yung pera nang galing sa account sa banko ni Ladlad. At yung perang yon ay galing sa ibinayad sa kanya ng gobyerno sa pagiging biktima niya ng human rights. Ha? Human right class suit na ipinail, class suit pa. Eh di, ang dami pang kaparti nito. Ha? Class suit. Ay, abogado pa nito, Amerikano. Oh, may Amerikanong ano ito. Private. Ito ho naman yung private affair. Huwag ho naman natin padaanin na ito eh. De, kunwari, hindi nga. Pero, naipit eh. Ladlad, who was arrested November 2018 on an illegal possession of firearms charge, was among those tagged by the Anti-Terrorism Council as key members of the Communist Party of the Philippines. With this, the council authorized the Anti-Money Laundering Council to freeze his assets under the terror law. Aside from his bank accounts, those owned by United Church of Christ, ayan pa, religion sekta naman ito, United Church of Christ in the Philippines, Haran Center, and rural missionaries of the Philippines were also frozen by the council through the terrorism suppression, ano ito? Suppression Act. Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Sang-ayon po kay Palabay. Karapatan asserted that both were humanitarian organizations, not terror group. The practice of freezing assets, according to Palabay, is also being done in order in other country where counter-terror laws are used to stifle dissent and derail the activities of civil society actors. Karapatan called on the Supreme Court to declare the anti-terrorism law unconstitutional in light of this recent incident. With the anti-terrorism law, these unjust and arbitrary acts are now being done in the Philippines, it said. Okay. Akala ko tatapos na ako doon eh. Eh, biglang may nasingit. Ha? Eh, yung sinasabi na United Church of Christ in the Philippines Haran Center and rural missionaries of the Philippines were also frozen by the council through the Terrorism Financing Prevention and
Suppression Act. So, ito ho mga kaibigan, pwede ho ba i-publish po naman ninyo sa mga pahayagan, bigyan ho ninyo kami ng impormasyon, ano nangyari doon sa accusation ninyo of terrorism? Have you presented witnesses? Have you itemized the incident of terror committed by the people or the organization? Official sanction by the organization. Yung pinagbibintangan pa lang, para bang pinagbintangan mo na, nilitis mo ng mag-isa, at in-implant mo na rin. Parang ganon. Ito yung nilabanan natin eh. Sa lumang sistema. We are not against kung imbestigahan ninyo ang communism. Patunayan lang ninyo totoo yung inyong accusation. Yung po ang tinutukoy ng inyong lingkod. Sapagkat kadalasan, yung pagmamalabis sa kapangyarihan, ginagamit na sandata upang patiklupin ang pagsasalita ng sambayanan. Huwag ganon. Marami ho nagbuwis ng buhay dyan eh. Marami nagbuwis yung sa sinasabing suppression. Sinusuppress ang mga tao na sumasalungat sa pang-aabuso ng nasa katungkulan. Hindi ho masama kung kayo ho ay sabihin nga natin, pinuproteksyonan ninyo yung gobyerno. Talaga namang yan ang dapat yung gawin eh. Kaya lang, huwag ho kayong mag-iimbento ng kwento. Pagkatapos, yung iniimbento ninyo, hindi pa napapatunayan sa husgado, inimplement na ninyo. Dahil lang mayroon tinatawag na Anti-Money Laundering Council. Hindi. Ito ho eh delikado. Delikado ho ito. Ito'y labag sa kapayapaan at katahimikan ng mamamayan. Eventually, dito tatalab yung salitang ginamit ni John F. Kennedy ng Estados Unidos. Hindi ho komunista ito, si John F. Kennedy. Rightist ho ito. Sabi ni John F. Kennedy, sinalin po sa Tagalog, yung kanyang sinasabi sa Ingles, ang isang pamahalaan na hindi makakatulong sa mahihirap ay pamahalaang hindi maaasahan ng mayayaman. Okay, tingnan na. Ano ibig sabihin nun? Ano maaasahan ng mayayaman kung umalis sa legal circle? Nakuha nyo na, kumbaga sa basketball, mayroong rules of game. Lumabas dun sa rule. Salyarito, salyaroon, balyarito, balyaroon. Suntukan, tadyakan. Anong klaseng basketball game ang mabubuo? Sa Pilipinas, itinayo natin yung tinatawag na civil liberty, karapatan ng mga sibilyan. Mga abuso ngayon, yung mga military sa paggamit ng mga pinagtahi-tahing mga kwento na hindi napapatunayang totoo. Kwento pa lang. Eh agad ipipris mo katulad niyan. Ang nagawan din ninyo ng yung sinasabing hindi maasahan ng mayayaman, eh yung mayayamang umaasa at makikinabang sa malayang daloy ng kalakalan, ng pananalapi,
hindi magugulo ay magiging apektado rin sapagkat mangangailangan ng pagpigil sa daloy ng perang ipapadala sa Pilipinas o perang ginagamit sa Pilipinas. Magtrabaho kayo ng mabuti. Pag sinabi ninyo, oh, eto, mabuti nga pala na mo-monitor na ninyo o na pinagbibintangan na ninyo. So, ibig sabihin, sa dami-dami ng mga tao at sa dami-dami ng mga organisasyon, ah, eto, meron na kayong na-identify. Ito po yung militar, ha? O yung mga gustong tumaas ang rango niya sa militar, ito po. Eh di malapit-lapit na pala na mapagtagumpayan ninyo na mapatino ang ating gobyerno. Sa paano? O di, hanapan ninyo ng totoo, yung authentic. Hindi yung kwento-kwento lang. Hindi yung minanipulang kasinungalingan ng testigo. Biniling impormasyon. Yung pagbili, maraming uri ng pagbili. Babayaran mo, hindi mo dinideklaran binabayaran mo, but actually binabayaran mo. Eh hindi ho maaaring gamitin sa husgado. Para makita natin ang dalisay at katotohanan, malinaw na katotohanan, ay kuhanin ninyo na ang totoo, yung totoong pangyayari. Yung totoong pangyayari. Ito ba, nung hinuli, may nakita ba? In-apply ba ang rules of engagement ng hulihin ito? Alam niyo, nasa isang demokratikong pamahalaan tayo na sa isang lipo ng nangingibabaw ang civil liberty. So, dapat ang civilian ay nangingibabaw doon sa suppression ng mga may baril. May baril eh. Hindi po pwedeng isang tao naglalakad. Teka, parang komunista yan ah. Oo nga, kamukha yun ni ganun eh. Lapit-lapit mo. Paglapit doon, pinusasan. Sakay. Ikaw, komunista ka ha? Oo. Hindi ho. Hindi ho. Oo. Kinapkapan. O, pagkatapos, tumahimik na kayo sa loob ng jeep. Nagkatinginan ngayon kayo. Eh, kaya pala kayo nagkakatinginan, may problema. Walang baril to. Sabi nung nasa likod, Sir, hindi problema yun. O, di ang kaso ng mama, illegal possession. Pero kung tama yung pagkahuli sa kanya, hindi nila matataniman ng baril. Nakuha nyo na. Ngayon, pag paulit-ulit na ginagawa, dahil tamad magtrabaho ng tama, tataniman na lang yung biktima, yung huli, yung hinuli, para ikaw yung kulong ka na. Ganon din sa droga, kaya failure tayo sa droga eh. Hindi mo na malaman ngayon, doon sa 1,000 nahuli, ilan doon ang totoong nahuli? Yung naaayon sa tinatawag na rules of engagement. Kaya nilagyan ng rules yan eh. Okay, tutuloy-tuluyan na po natin ito. Ano, ha? Dahil baka may nagre-reklamo naman palagi nila ginigiit ko yung aking pag-aaya na tayo ay magkaroon ng nagkakaisang organisasyon ng mga Pilipino para sa labanan ang epekto ng virus para sa bansang paglilinis. National Cleansing Program. That, ang pagkakaiba ng National Cleansing Program, eh, merong synchronization, synchronized. Pagka ano tawag natin doon? Dinisinfect. Dapat sabay-sabay. Para kung lumilipad man o tumatalon yung virus, sabay-sabay na namamatay. So, alimbawa, sa isang barangay,
sa buong bayan, sabay-sabay, sa buong bansa. May mga schedules na sabay-sabay. Mga kaibigan, 42 minuto makaraan ang alas 11, ang alas 10. Ang alas 10, makaraan ang alas 10. Sa programang ngayon din po, ito pa rin ang inyong lingkod, Doy del Castillo. At pinutol po natin dahil bumalik po, karoon tayo ng parang, parang infomercial. Eh di tuloy-tuloy po natin. Pati ho dito, sa totoong paglilinis, ito yung sinasabi ko, National Cleansing Program. Involved ho rito, pati ho yung police at saka military. Ano yung police at military? Yung pong batas, ginawa ng tao para hindi makapang-abuso ang nasa katungkulan. Yung merong baril, may batuta at may posas. Nilagyan nila ng ngipin na masasansala, mababawasan ang pagkakataon ng pang-aabuso. Ito po yung sinasabing by bus. Yan. Kung talaga ang isang lugar, ang isang tao ay nagbebenta ng droga, aamoy eh. Maamoy ng Drug Enforcement Agency, DEA. Kinopya lamang po yan sa DEA ng Amerika. Na halos katulad din ng nagaganap dito, ang nagaganap doon. Ng mga pang-aabuso ng mga miyembro ng DEA. Teka muna, nakita na ho ba ninyo si Hilo? Sino ho nakakakilala kay Hilo? Itong kasama ko sa istasyong ito. Kilalang kilala niya si Hilo eh. Nasa na ngayon si Hilo? Tuloy ho tayo. Western Police District yon, Police Manila. Bata ni Lim. Member din po ng DEA. Yung kinakusahan at mukhang totoo na pumatay sa isang NOLCOM agent. Kernel eh. Ng Narcotics Command. Binaril ng malapitan diyan sa parking sa Makati noon. Anyway, isa lang ho yun sa mga well-publicized incident about Hilo and where is Hilo now? Tatanong lang po ako. Itong ating si Sammy Gabot, mas maaamoy ni Sammy Gabot yan. Kasamang Sammy, saluhin mo na lang. 15 minuto at mag-aalas 11 na po. Programang ngayon din po. Yung sinasabi ho natin na kaya ho merong legislation, ang legislative branch, which is the House of Representatives and the Senate, are continuously crafting law. Ginagawa nila, gumagawa sila ng mga pag-iimbestiga, gumagawa sila ng public hearing, hanggang sa mabuo nila ang paglikha ng mga patakaran, papaano mo huhulihin? Yun po yung sinasabing rules of engagement. Ikukwento ko rito. Alam mo, mas madali kayong makatanda pagka kinukwento eh, kesa yung sinasabi para ako nagli-lecture na professor. Naanto kayo eh. Kaya kukwento ko na lang. Ang kukwento ko po ay isang kilalang personality na hindi naman dating kilala. Nagkataon lang na merong isang partido political na pinipigilan na maging vice president
si Tito Soto. Ang naging presidente namin sa Vice Mayor's League of the Philippines, na ngayon ay Senate President. Hindi ho sana siya dapat dumaan pa ng Senate. Dapat po, maaaring naging Vice President na siya. Kaya lang ho, dahilan sa mga manipulasyon at operation, eh nagkaroon ho ng maraming mga paghuli sa kung sino-sino at ibinibintang kay Tito Sen, Senator Soto. Ang isang pinipilit isang put sa kanya ay isang Chinese. Sikat na sikat ito. Chongko yata. Chongko. No? Chongko. Itong Chinese na ito, di umano ay drug lord. At di umano ay kakampi ni Tito Soto. O, tumaas ang kilay nyo. O, ano? Nangingiti kayo. Sumarihwa sa isip ninyo. Okay. Kaya ko ito kinukwento, totoong pangyayari ito. Totoong pangyayari. Ah, nanggaling pa sa palasyo ng Malacañang, buong puwersa, sinugod si Chongso. Chongko. Sinugod siya doon sa may subdivision nila, diyan sa may talayan. Talayan Village pa yun. Diyan sa may Along Araneta Avenue, papuntang Caloocan. Doon yung lugar nila. Madali sabi, na raid, na huli. At ang lumabas sa balita ay kilo, isang kilo ng shabu ang nakuha sa bahay. Doon sa overkill na paghuli. Ang dami ng ginamit ng mga otoridad. Ha? At di, dahil nga, lumabas na sa mga balita, di nakulong na. Na fingerprint na, lahat-lahat. Kaya sa kosto din na ng gobyerno na ikulong. Di nag-hearing. Eh, yung tao may negosyong legal eh. Marami siyang negosyo, kahit papano, kumikita. Siguro mga 3 milyon isang araw kumikita yung mama, si Chongho. Kaya kaya niyang kumuha ng batikang abogado, batikang law firm. So, hearing. Sa lahat ng mga pag-hearing, lumalabas ho yung mga kaganapan. Dahil siyempre, kusgado yan eh. May proseso ng pagtatanong at may proseso ng pagsagot. May proseso ng paghahain ng mga ebidensya at may proseso ng pagpapalitan ng paliwanagan, ng humuli at ng hinuli. Hindi yung humuli per se, kung hindi yung abogado. Abogado ng law enforcer at abogado ng abogado ni Chongko. Umabot siya ng 3 taon mahigit. Baka hindi lang. Matitindi ang mga balitaktakan sa korte. Dahil influential eh. Influential person yung nagpakulong eh. Ay, hindi naman lumalabas dun sa loob ng korte yung person na yun. So, ang pag-uusapan lang dun, tungkol dun sa pagkahuli. At kung ano yung ibinibintang. Okay. So, madali sabi, in-exhibit yung shabu. At tapos, sa kagustuhang may baba yata yung piyansa,
ay dahil isang kilo eh. Ha? Ang nakakuha. At gusto nga ibaba, di, meron tinatawag na motion for laboratory investigation to know the quality and quantity of the illegal drugs. Ah, ganyan, ganyan ang ano, in general, ganyan. So, kaya ang ginawa nila, ni laboratory test. Siyempre, hindi naman lahat yun ano, medyo bumaba yung, pero hindi substantial para magkaroon ng tinatawag na within the parameter na magbe-bail. No. Ano, huge. Huge yung volume. Konti lang yung sinabing nabawas. Dahil meron pang point. Mga maliliit na. So, umabot. Tumagal. Eh dahil hindi na masyadong kailangan si yung kaso, wala nang masyadong bumibili ng diaryo, hindi na masyadong mausok yung balita dahil napatunayan ni Soto na hindi siya kasangkot. Okay? May nasabit pang isang tauhan ni Soto eh. Dapat yun naging general eh. Baka nakikinig ngayon. Eh, si Binculado. Naapektuhan din po yun. Dahilan lang sa pagharang nila sa popularidad ni Tito Soto. Because during that time, Tito Soto is Vice Mayor of Quezon City. And Tito Soto make a very effective anti-drug abuse management. Meron siyang pag-aresto, meron siyang information campaign para hindi dumami ang drug user. Meron din siya noong paggamot, ginagamot, nire-rehabilitate yung mga naapektuhan. Talagang totality anti-drug abuse program is also reported to the United Nations. Oh, may maganda ang performance. Eh kaya lang, dinagdaga na nga ng mga paninira. Ganun ang nangyari, naapektuhan. Na-delay yung promotion. Yung dapat sana. Eh si Tito Soto, nakasabay na sana ni na Joseph Estrada. Ganun. Kabanguhan niya nun eh. Ha? Yung kantang magkaisa. Ha? Komposisyon ni Soto yun eh. Anyway, so, di interesado kayo dun sa Tiongko. Madali sabi, battery of lawyer. Ginagamit. Wala rin nagawa. Nung malamig na, nasa, kung halimbawa, eh, 3 taon siya na nakakulong, 3 taon na siya nakakulong, mahigit ng 3 taon eh, merong isang bagong graduate ng law. Bata pa. At itong bagong graduate nito, nakapasa sa bar. Hindi lang yata kasama sa top 10, pero kasama sa mga matataas ang ano. Baka kung top 20 o top 50, kasama siya. Eh ngayon, itong ambisyoso itong bagong graduate, sabi niya, naghahanap siya ng isang popular na kaso. Yan. Kay mayaman o hindi, o mahirap, hindi importante. Ang hinahanap niya, yung popular na kaso na merong hindi tama ang pagkahawak sa korte. Kaya nakakulong ay hindi makita ang katarungan. Ganun yung kondisyon niya.
hahawakan niya at iaabswelto niya. Pro bono. Hindi siya maniningil ng kahit magkano. Kaya lang, siyempre, pag-aaralan niya kung talagang ano ito, kung paano ito naging biktima ng miscarriage of justice. Pero, aba, ay di lumaganap dun sa Quezon City Legal Circle, Makati, Manila, ayan ang mga malalaking pangkati ng ano eh, sa Rizal, sa legal profession. Ba? Ambisyoso ika yung batang yun. But he is already a full-fledged lawyer, a barrister na siya eh. At worry ko, ayaw niya yatang, hindi, tumatanggap na rin ang kaso. May mga pangilan nila na rin siyang kaso na naniningil siya. Kaya lang, mahal siyang maningil. Ganun siya eh. Ayun, kung hindi mo, ano, kung hindi mo kaya, huwag ka na, huwag siyang kunin. Parang, ambisyoso nga eh. So, madali sabi, edi marami ang humuli. Tapos, merong yung, merong barangay, merong reporter na nakakita dun sa sinatawag na paghuli. Ayun. Basta buong record, nandun na, nakalagay na doon. Nabasa niya ngayon. I-review niya. Ngayon, nung mabasa niya, sabi niya, palalayain ko ito. So, sa madali sabi, nakita niya yung, nakita niya kung saan yung gray area. Ano? So, nakarating yung impormasyon sa kampo nung nakakulong. Nakakulong siya ngayon. Yung kliyente, Chongson. Nakakulong. Pinarating yung mensahe, merong batong bagong graduate, bagong member ng bar. Ha? Gustong i-absuelto ang kaso mo. Hindi ka sisingilin, pro bono. Ba? Sino yun? Nagulat yung Chongson. Chongson. Ang lakas ng loob nun ah. Magaling siguro yun. Tingnan nga ninyo. So, in short, nagkaroon na negosasyon, ganito, ganyan. So, ginawa nung batang abogado, di nagpunta nga siya sa korte, humingi siya ng kompletong kopya, nakilala na siya ng clerk. Tapos, may hearing, sumama siya sa hearing, nagpakilala siya na siya ay abogado. Bagong abogado. Ganon. Ginawa niya, nag-file siya ng petition to bail. Sabi niya, there is no enough evidence. So, mahina daw ang ebidensya. Eh, ganon ho ngayon ang ano, rules, yung procedure sa korte. Kung ikaw kahit na mabigat yung kaso, na inaakusa sa kliyente, ay kung walang matibay na ebidensya, ay bibigyan ng pagkakataon na mapatunayan na wala nang ebidensya. Okay. Nagtawanan yung mga ibang abogadong nandun sa ano, kasabay sa maghihiri. Di, sabi nung judge, okay, we will set for hearing your motion. Set siya ng hearing. Madali sabi, ipinatawag ngayon yung buong, eto na, idilat na mga mata at pandinig nyo. Totoong pangyayari ito. Ha? Sinomon niya sa korte yung arresting officer
ay nandun sa record, alagay doon sa charges. In-examine niya sa madalit salita. Tinanong niya ng tinanong, anong oras kayo dumating dito? Magmula sa sasakyan, ilang minuto ka nakarating sa loob? Pana yung object ng kalaban? Pana. Kasi, gusto niyang malaman yung totoong nangyari, insidente, kung tama dun sa nakarecord sa hearing. Ang kahinaan pala nung mga naunang humawak na abogado, hindi nila na ilarawan kung yung tinatawag na procurement of evidence have in accordance with the rules of engagement. Ayun. Kasi yung ebidensya eh, paano mo sasabihin walang ebidensya? Eh, isang kilo nga yung nakuha eh. Oh, ayan, nakasala ngayon yung arresting officer. Pagkatapos, sabi nung nung abogadong bata, sinabi kung ilang minuto, kung ilang segundo, ganon. Madali sabi eh, hindi na itanong yun eh, kaya wala silang record, di nila na paghandaan yun. Ngayon, saan kayo tumigil? Pagdating mo rito sa ibabaw ng sa floor neto, sabi dun sa arresting na police na nakakuha ng ebidensya, eh, parang tila sinabi, kumaliwa, pero hindi. Basta sinabi, pumunta ho ako sa banyo, sa CR. Tapos, pagdating mo dun sa banyo, sino kasama mo? Ako lang ho, takap sa banyo. Pagpunta ko ng banyo, binuplat ko yung sa inodoro. Di ba nandun doon yung tubig na magpa-plus. Doon daw niya nakuha yung shabu. Isang kilong shabu nandun doon. Ha? Tapos, nung kinuha mo na ganyan, anong ginawa mo? Edi dinala ko dun sa aking immediate officer na kasama ko. Okay. So, wala kang kasama sa loob ng banyo. Sang siya. Ako lang. Dinala daw niya dun sa arresting officer. Yung senior asa, senior immediate officer. Edi minarkahan, ganun-ganito. Tapos, ano pang ginawa? Nagpatawag daw ng pulis. Nagpatawag daw ng barangay. Ayun, nagpatawag ng reporter, ganun-ganito. Sa madalit sabi, di nakadating na yung barangay. Ayun, ganun. So, ang ginawa, pinusasan na siya. Pinunasasan na niya yung accused, dinala na sa kulungan. Dinala na. Pinaila, in-inquest sa piskal at kinulong. Nag-order yung piskal, in-inquest. Kulong. O, ganun. Tanong lang siya ng tanong, hindi siya nakikipag-argue. Tanong siya ng tanong. Katapos, gumawa ng ng mga sumunod pang mga hearing, siguro para i-validate kung kailan pumunta sa pangyayari yung barangay captain, saka yung nakalagay doon sa record na reporter, yun, inimbestiga. Siya, kung magtanong, may mga tanong siya na kakala mo, wild question lang eh. Pak! Baliwala. Ganito. Madalit sabi, nung matapos ng lahat ng mga gusto niyang malaman, nakuha na niya, nabuo niya ngayon yung larawan that the rules of engagement was heavily violated.
by the raiding team. And the evidence was procured, in possession of the arresting group in violation of the rules of engagement. Yung pala, dapat bago mo kunin yung mga yung ebidensya na yon, dapat patawag mo na yung patawag mo na yung barangay captain o patawag mo yung mga kasamahan mo, kinuha mo dun sa loob ng ngayon, hindi yun yung inilarawan niya. Kundi inilarawan niya yung travel time. Yung travel time. Tapos yung occasion, madali sabi, nakapag-search sila nang walang witness, kundi sila lang na riding team. And therefore, hindi na niya kailangang sabihin nag-planting rice yung tao. Alam nyo, yun ang tawag ng mga arresting officer eh. Yung tinaniman ng ebidensya. Hindi totoo yun. So, nung inilagay doon lahat yung mga discrepancy na yon, kaya siya nagsabi na nang nag-motion na to allow him be temporary of temporary liberty because there is no evidence. Pinatanggal niya yung yun lang ang ebidensya, yung isang kilong yun ang ebidensya. Ayun. Mahaganda ang kwento eh. So, madalit sabi, naging successful. Dahil naging history na ngayon. Nakalaya na si Chongko. Because of that, isang newly barrister, newly graduate of law, ang inirehistro lang doon sa hearing ay yung walang kaduda-duda na nilabag nila yung rules of engagement that the evidence must not be accepted and the prosecutor should not admitted the evidence and therefore that evidence being illegally procured by the arresting officer must be strike out as evidence. Wala na ebidensya. Malapit na magpasko yun eh. Gustong-gusto sana ni Chongko magpasko sa labas. Sabi niya, hindi, pagpipiestahan tayo ng media dyan. Salam din ng bata. Kaya magtiis-tiis ka na muna. Dahil, total, strike out na, wala nang ebidensya. Makakapagpiyansa na, lalabas ka na. May pampiyansa ka naman. Ganon kagaling yung bata. So, kinuwento ko lang na mahusay na abogado yun. Alam niya ang diskarte. Alam niya ang gagawin. Maraming ganyan ang pangyayari sa mga pag-aresto. Nilalabag nila yung rules of engagement na ginawa at pinagsunugan ng kilay ng Senado at ng Kongreso. Binaviolate ng mga law enforcer. Naaawa ako doon sa mga law enforcer, sa totoo lang, dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataong maglingkod ng tapat, maglingkod ng matuwid. Hindi sila tumindig sa linya ng katarungan kung hindi pinakulong nila ang tao sa kasinungalingan. Maraming beses. Paano titino ang gobyerno natin? Halinga. Eto, mag-i-election na naman kayo. Ay, gaano nga kagaling yung batas na ginawa? Pero hindi effective eh. Hindi effective. So, ang kailangan ngayon, ang taong bayan mismo ang maglinis. Yan yung mga kwentong yan.
ay true to life story. Pwede ninyong balikan yan. Pwede ninyong i-research sa sarili ninyo. Makikita ninyo, may mga pagkakataong mahirap ikubli ang katotohanan. Kami ho, meron po kaming tinutulungan ngayon na biktima ng kawalan ng katarungan sa lalawigan ng Bulacan. Hindi ko na ho babanggitin kung saan lugar. Ang may-ari ng lupa ay may 100 taon na sa kanya yung lupa. Nakamatayan na niya. Nabili niya ang lupa bago pa mag 1900 nang siya ay dalaga. Madali sabi, tumama siya sa lottery. Dalawang sunod. Kinukwento nung apo. Apo. Oo nga, apo. Yung tatay niya, eh, anak ng lola niya. Okay? Yung apo na yon, nandito ngayon. Kausap ko. Sa humingi ng tulong sa akin. Maraming lupa ang napamili. Hindi ko babanggitin kung anong lugar. Baka makapaghanda ang mga kalaban. Ang nangyari, namatay, siyempre, matanda na yung dating dalaga eh, nagkaasawa. So, yung dalawang mag-asawa na yon, nagkaroon ng 5 anak. Isa doon sa 5 anak na yung lolo niya. At tatay niya. Isa doon sa 5 anak. Tatay niya. Ang masama dito, marami nang nangyaring mga pagdinig sa husgado, wala pong titulo yung lupa eh. Nagbabayad lang po ng tax declaration. 1 milyar. Ganun lang ho naman sa probinsya eh. 1 milyar. Babayad ka na 1 milyar. Ngunit, noong 1958, nagkaroon po ng cadastral plan survey. Ito po yung government survey na ikinakadastro. Ang tawag doon, kadastro. Yung bawat lupa na ginagamit na ng privado. So, ang tawag doon sa lupang yon ay public domain. Or, magamat siya public domain ay in the operation of law, siya na rin bali lumalabas ang may-ari. At sa practice, nire-recognize nilang may-ari kapag ka nagbabayad ng buwis. Eh dahil pinagbabayad ng buwis, impact sa dami ng property na ang tawag, ang binigay kong binyag sa mga property na yon ay ano, lupang tinipon sa pagkadalaga, yamang dinala sa pag-aasawa. Noong ikinasal, dala niya yung mga lupang yon, yung mga bilihan ng lupa na yon, yung tax declaration. Kaya yung maswerte, yung kanyang naging asawa. Noong babae, babae yung namili eh. So, di matandang yaman. Namatay siya, I think, 1944. Oh, from 1900, 44 years. Diba? 44 years. Yon. So, anyway, panibagong istorya na naman yun. Yun ngayon ang challenge sa programang ito. Isa ho sa pinakamahirap na kasong ginawa ka ng inyong lingkod bilang legal advisor. Legal tactician. So, eh, yung paanong gagawin mo? Eh, yung lupa na yon pinagtalun-talunan, nagtalo. Nagtalo-talo yung mga yung mga tagapagmana dahil namatay na yung matanda. Ang ginawa na ngayon ng naiwan na anak na panganay, i-manage niya
So habang siya ang nagmamanage, hindi siya nagbabayad ng buwis sa pangalan niya. Binabayaran niya sa pangalan ng kanyang mga magulang. Kaya kung tawagin doon sa lugar na yon, Estate of Juana Narciso and Pilomino San Pedro. Ganun. Ano nangyari? Yun ang pangalan, estate. O, yung ngayong panganay na anak namatay noong 1944. So, wala na yung matanda, yung lolo niya, namatay pa rin yung tsuhin niya na siyang namamahala nung property. Pero namatay na rin ngayon yung tatay niya. Wala nang natitirang buhay sa magkakapatid. Ayan. Sa haba-haba nung hearing, nagkaroon ng tinatawag na extrajudicial partition noong 1973. Sa extrajudicial partition, ang nagpa-partition na lang ay mga apo na tagapagmana. Yun. Napunta ngayon sa ibang tao, sa sampid. Napunta sa sampid. Halimbawa, nag-asawa yung San Pedro, yung naging asawa, yung apelyido noon, yung apelyidong yon ang siyang namunini na kinabang sa lahat ng naiwan noong yamang tinipon sa pagkadalaga, dalang yaman sa pag-aasawa. Darating ang panahon, maituturin din natin ang baluktot na nangyari. Habang sila nag-aasuntuhan, biglang nakabili ng mga peking papeles sa DENR. Peke lahat. Yun. Nagkatitulo sa ibang tao dahil sa peke. Pero mga kaibigan, meron po tayong 18 minuto. Makaraan ang alas 11 sa programang ngayon din po. At yun ang dahilan kung bakit sinasabi ho natin na kailangan natin pagpatuloy yung sinabi ni Luksin, yung commitment ng paglaban sa korupsyon. Kailangan naman tayo makapagsimula naman. Ang tingin ko walang puwang yung ito nga, isa pa, mabuti. Walang puwang ho yung pagpapatupad ng tama. Kailan natin malilinis ang ating pamahalaan? Kailan natin maipatutupad yung tama? Paano yung prinsipyong pinaninindigan ni Kanene Pimentel sa ilalim ng partidong PDP Laban? Sayang, namatay na ho yung matanda. Siyang nakaisip na itayo ang Pilipino Demokratiko, Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Habang nakakulong si Ninoy Sacrame, siya naman ay mayor doon sa, hindi pa siya nagme-mayor, tinayo niya yung PDP. Walang laban ha. Doon sa Cagayan de Oro.
na ang tinitindigang prinsipyo ni Kanene eh hindi siya I left of center. Medyo nasa kaliwa ng sentro. Kung ikaw ay nasa timbang, centrist, ito nasa kaliwa ng konti. Pero hindi siya leftist. Nasa kaliwa lang ng konti. Para matupad yung sinasabi ni John F. Kennedy na ang isang gobyernong hindi makakatulong sa mahihirap ay hindi maaaring asahan ng mayayaman. Ngayon, magmula doon sa salitang yon, makukuha mo ang sagot kapag ka ang umiral na pamahalaan ay ang prinsipyong tinitindigan, socialize, democratization of wealth. Yung America, which is the center of democracy, which is the business center, the capitalist heaven, yan, ng mga kapitalista, Amerika. Kahit ang bansang yon ay merong mga batas. Liliwanag ko po sa inyo na nagbibigay ng pagkakataon dun sa social amelioration program. Oh. Kaya papaano mong sasabihin masama ang socialism? Even the capitalist system of government of the United States practice social amelioration program. Yung mga libreng hospitalisasyon, libreng gamot, yung equalization, protection to life and property, doon mismo sa sentro ng democracy. Bagkat si Kanene hindi naman leftist eh, pero in-associate nila. Bago pa itong siladlad na ito, si Kanene muna nun eh. In fact, dapat sana si Kanene ay tatakbong presidente nun. Pero dahil sa ang tingin sa kanya ng mga Amerikano ay isa siyang leftist. Yun din ang trauma na inabot ni Jojo Binay. Ang tatak sa kanya, leftist siya. Yun ang tatak sa kanya. Pero, si Jojo ay hindi naman tumatanggi na siya ay makakaliwa. Hindi niya maitatanggi sapagkat maraming kaluluwa ang sinagip niya sa kamatayan. Maraming kinasuhan ng terrorism, yan kung ano-ano mga kaso sa mga aktivista pag nakukulong, ang libreng abogado na kumukuha sa mga kulungan, ipinaglalaban ang kanilang mga karapatang pantao ay yang si Attorney Jejomar Binay. Yan ho ang dahilan kung bakit napalapit siya sa mga makabansa, kung bakit napalapit siya sa mga maralita. Ha? Isang maliit at masipag na abogado. Ha? Pag tiningnan mo naman, karaniwang tao talaga. Ha? True to his word. May paninindigan. Ayan. Eh ngayon, siya, in-associate siya as leftist. Then, hindi lang basta leftist, talagang the most trained communist. The most trained. Yung pala, hindi pala sinanay, kung hindi, ang pinakamaraming sinakyang tren bago makarating doon sa international convention. Anyway, yan ang pinaliliwanag ko lang sa inyo na
pa ikaw ay pinagbintangan, ikaw ay komunista, para kang sinabing ikaw ay demonyo. Pero ang katotohanan ay kaya ganun, pagka sinabing demonyo ka, patayin ka man sa harap ng tao, walang sino mang magtatanggol sa iyo. Ganun ang ginawa ng mga imperialistang Amerikano sa mga nasyonalistang Pilipino. Ang dami ang namatay ng mga kabataan na nagmamahal sa bayan. At ang nakakaawa rito, yung mga kababaihang babae, kababaihang pinagbintangan dahil sa sila'y sumapi sa organisasyon ng nagmamahal sa bayan. Mga kababaihang ginahasa at pinatay sa kabundukan. Kailan natin ito tutuldukan? Baka ako nasa isip ko. Isang paraan ng pagbabago ang dapat natin gawin. Umiwas na muna tayo sa politika. Huwag na muna natin timbangin kung ilang kilo ang pagiging sosyalista o ang pagiging komunista o ang pagiging imperialista. Baka po pwedeng ang ating pagtuunan ng pansin ngayon ay magsama-sama tayo dahil dito sa pandemic nito sa isang organisasyon, hindi pagtatalunan ang politika, hindi pagtatalunan ang relihiyon, ang pag-uusapan, pangkabuhayan, pagbabago, pangkabuhayang pagbangon. Paunlarin natin, isulong ang kanayunan at ang lalawigan. Mga lalawigan. Isulong ang kanayunan at mga lalawigan. Magtanim sa paraan ng pagtatanim. Madi dalawa na. Ang sa paraan ng pagtatanim, ang panggatong sa kuryente at mga makina ng sasakyan ay dapat na malayang enerhiya. Ano yung malayang enerhiya? Hindi inaangkat sa ibang bansa. Enerhiya na dito lang pinuprodus sa Pilipinas para maging tawaging malayang panggatong enerhiya. Pinaliwanag na natin ng mga nakaraang gabi, inuulit ko. So yung apat na yun lang na binanggit ko, pagsasama-samahan natin, ha? Ng pagkilos ng sabay-sabay, lahatan tayo. Hindi yung tayo'y trabahador at merong isang mayaman. Hindi ganun. Isulong natin ang malayang panggatong. Isulong ang kanayunan at ang mga lalawigan. So, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng organisasyon, mapapalakas natin ang pagsusulong niya. Dahil ito ang magtatanggal ng kawalan ng trabaho. Pag nagsama-sama tayo, nakapagtayo tayo ng organizational setup sa 80 lalawigan, 80 chapters, because the Philippines is comprised of 80 provinces. Tuloy-tuloy na yan. Mawawala yung tinatawag na walang trabaho. Lahat tayo magkakaroon ng trabaho. Lahat tayo magkakaroon ng karagdagang kita. Kung ano man yung meron kayo, ha, dadagdagan lang natin sa pamamagitan ng ating pagsasama. Because this is
an organization of one for all for one. Okay po ba? Ngayon natin sasarawain ang tinatawag na pagmamahal sa bayan. We will work together. We will produce malayang panggatong para sa atin, hindi para sa isa. At dito, yung magiging mga kasama na magtatanim ng palm oil, ng coconut, at mga damo, yung herbs, minimum of 1 million per year ang kikitain. So, it's halos ang minimum mo less than 100,000. Sabihin mo ng 80,000 a year divided by 12. Yun na minimum. Pero, pagdating ng 3 taon, 5 taon, yung lahat ng mga kasapi sa pagtatanim, yung mismong siya, yung sasabihing farmers, and ang sa kasalukuyan na we are recognizing is Kalaw, and we are recruiting members of magtatanim, Kalaw Farmers Association of the Philippines. This is an organization long been established. 1960s pa yata ito. Pinagbilin lang sa atin na suportahan yung organisasyon yun. Kaya, kung tayo ay magtatanim tayo ng puno ng palma, puno ng nyug. Iba na ho, nyug ngayon. Pag meron kayong 1 hektarya, hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo magugutom. Nyug? Yung nasa record, tingnan niyo sa tawag dito, Facebook. Yung OFW, dalawa yun sa Middle East. Umuwi ng Pilipinas, 10 hektarya, sinimulan. Tinaniman ang hybrid coconut. Kulay yellow yata, orange yung pinakabalak. Pero itong hybrid nito, malalaki. Malalaki yung pagkanyog niya. Makapal yung laman. Maraming tubig na maiinom. Ha? Malaki. Kaya pagka kinopra mo, mabigat ang timbang. So ngayon, merong iba't ibang mga pamamaraan ng pag-harvest. Merong hindi na pinabubunga. Pag suloy na gano'n, nung talupak niya, kulay berde, yun yung puso ng nyog. Pag tumungo ng gano'n, yung tumagilid na gano'n, tumungo, yung puso, yung bulaklak yun nasa loob, ng talupak na yun. Bulaklak. Kakarete na yan. Alam ng mga magtutuba yan. Sa Leyte, sa Samar, yan, sa Bicol region, Quezon province. Ang dami ng gumagawa ng tuba. Kaya hindi umasenso ay ang inasikaso pag-inom ng tuba. Kaya pagka sa umaga, lasing. Umaga pa lang lasing na. Alam, masyadong hindi makakapag-araro, pagulong-gulong sa pila-pilan. Ayan. Pero ngayon po ay dahil hybrid na nga, yung coconut hindi na mataas masyado, pero malalaki, tsaka mahaba ang balaybay. Marami. Malaki harvest. You can really earn million a year sa 1 hektarya. Kung
Tingnan nyo sa Facebook kung gagayahin ninyo. Di ngayon, yung ginagawang tuba na yon, yung katas yon na tumutulo, yun ang magiging nyog nang gagaling siya sa bulaklak. Pero hindi yun ang magiging bunga. Hindi na matutuloy yung pagbunga dahil nakukuha na nga yung pinakatubig. Sa halip na gawing alak, merong mga bagong kawali malalapad kasi nilalapad ng mga labahan na planggana, pero clay, made of clay, yun ang ginagatungan ng mga tuyong dahon at sanga. Mahinang mahina lang ang gatong. Mahina lang ang gatong. Hanggang sa maubos yung tubig, magiging asukal. Yun lang ang asukal na pwedeng gamitin ng mga may diabetes. Pwede niyang magpagawa siya ng pandesal, yun ang asukal. Magpagawa siya ng puto, yun ang asukal. Pwedeng kainin ng mga may diabetes. Yan. Mainom ng kape, yun ang pang focus sugar. At matagal na ho akong bumibili sa Walter Mart. Meron. 280 ang isang bote. Diyan sa High Tops, meron din. Sa High Tops. Ngayon, marami na ang naggumagawa nun. Yung iba, hindi na niya ginagawang asukal. Kasi ang una mo namang sasapitin, pag nagluluto ka na ng tubig, ang una muna, pulot. Makakagawa ka ng pulot eh. Di pulot muna. Yun ngayon, ilalagay sa mga galon. Pinagbibili naman doon sa mga pancake house. Mga gumagawa ng pancake. At yun ang sweetener. Yun. Pwede rin mag-sweetener ang mga may diabetes. Dahil yun ay galing sa nyog. So, kaya yung magiging miyembro ng isang samahan sa pagtatanim sa buong bansa ay magkakaroon ng minimum na income na 1 million a year. Doon pa lang. Plus-plus pa yon sa iba pang kikitain. Dahil ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang sama-sama, tulong-tulong na pagpapalakas ng produksyon ng pagkain nating mga Pilipino. Bawal ang umangkat. Pero hindi pagbabawalan, kung hindi, aalisin yung pangangailangan na umangkat. Hindi ka angkat ng bigas, puproduce na natin, Pilipino. Hindi ka angkat ng asukal, puproduce na natin, Pilipino. Hindi ka aangkat ng panggatong sa planta ng kuryente sa mga sasakyan, mga motor ng mga sasakyan. Doon kukunin sa tinanim na halaman ng samahan. Kaya ito ang isang revolusyonaryong pagbabangon sa pangkabuhayan. Puro ganon ang pag-uusapan, puro ganon ang gagawin. Ang revolusyonaryong pagbabangon sa kabuhayan. Meron tayong magaling sa tinatawag na investment, everything, sa finance, na si Governor, si Governor Benjamin Jokno ng Central Bank. Siya ang magtuturo sa atin, sa ating organisasyon kung paano ang pagkita ay gamagastos ka na, nakakatulong ka pa sa iyong bayan. Hindi mo na kailangan dumukot sa bulsa para ikaw ay pinag-aralan na namin yan. Sapagkat matagal na ho tayong naghahangad na palayain ang Pilipinas
mula sa pagiging alipin ng mga dayuhan. Tayo po ay hindi ganap na malaya. Ha? Para tayong yung baka sa Batangas. Ay sa Batangas eh, kaya masarap ang karning baka. Ay personal ang pag-aalaga ng mga nag-aalaga ng baka. May tali, may butas ang ilong na gano'n. May tali na lubid. Kaya pagka hindi makatakbo yung baka, nasasaktan yung ilong. Madaling sumunod yung mga baka. Doon. At yan, ipinagbabayo ng pagkain na ipil. Dahon, mga dahon. May kasamang darat. May pulot. Pinagbabayo at sinusupahan. Kaya busog na busog yung mga baka, mabibilis lumaki, mabibigat. Pag bakang Batangas, mabigat. Alagang-alaga. Ganun. Pinaliliguan pa yan sa hapon bago matulog. Bago umuwi. Ngayon, ilalarge scale yan. Yung ganyang uri ng pag-alaga. Dahil wala tayong malalawak na lupain para gawing rancho eh. Ha? Mag-i-engage din tayo sa massive cattle raising, pag-alaga ng mga baka. May bakang inaalagaan para lang gumawa ng gatas, gumawa ng cheese. Ayan. Yun, inaalagaan na gano'n. May baka naman na talagang palakihin para karne. At ako po, isang gabi halos hindi makatulog, dinesign ko na po yung structural, basic structural design. Kung paano ang mga malalaking ilog na nawala ng tubig, malalalim, na kahit na anong lakas ng bagyo ay hindi nakakarating sa kalaghatian man lang ng bangin, nung ilog na yon, yung creek na yon. Hindi nakakarating ang tubig, baha. Wala. Ay di yung open space na yon, yung puwang na yon, i-utilize ng ating samahan. Maggagawa tayo ng sample noon. I-request natin. Under the law, we can do it. Under the law. We will utilize that space. Especially, yung parte ng Antipolo, etong Montalban Marikina River, so, pwede hong from Montalban to Marikina, yung lugar na yan ay exploit, ma-exploit ng organisasyon ng Calaw Farmers Association para dyan ma-establish ang structural formation ng piggery, poultry, at cattle raising. Ang haba niyan, no? Hindi natin ilalayo sa Metro Manila. Ay meron din po niyan ang Bulacan na ganyan, katulad ng Montalban River. Ha? Pagka nasimulan po natin dito, hindi pa lang ako nakikipag-upuan ng matagalan kay Secretary Dar. Matagal ko na akong kakilala ito eh, ng Department of Agriculture. I will approach him and I will tell him that the organization will be interested to enter into a joint venture agreement with the Department of Agriculture. We will utilize those spaces for us to improve the production of meat. MM. Meat. Milk. MM. Ha? Isipin mo, pagka ginamit natin yung lugar na yan, may iwasan pa natin tumaas ang tubig, baha. Dahil kapag pinagkikitaan yung open space na yon, pag pinagkikitaan yan, malakas ang kita, pwede mong lagyan ng malakas na supply ng kuryente. At
Dahil doon, mai-mechanize mo yung water system sa ibaba. Hindi na kailangan may papasok pang sasakyan. Yung mismong buong ilog na yon, yung pinakahuhukayin yon, ang gagamitin sa paghuhukay, kuryente, para mura. At yung hinukay mo sa ilalim, malalim na malalim, dodoblihin mo ang lalim. Pagkat yun ang gagawin nating water impoundment, yun ang pinakatangke. Iipunin natin ng tubig doon sa ilalim na yon. Pabayaan natin dumaan sa ibabaw, tapos merong screen na sumasala sa wall, sa ilalim, sa flooring, at yon ang may imbak doon sa ilalim. So, hindi mo na kailangang maglagay ng mga tangke. Hindi na. Yun na mismo. Hindi mahuhulog. Hindi mo mawawala yung tubig. Oh. Lilinisin na lang ng lilinisin doon. Dumadami na yung mga lupa na kasama ng tubig. Kasi yung tubig, pag nahulog sa ilalim, hihigupin na yon. Yun ho yung nasa isip ko na design. Malaking-malaking ilog na inipon galing sa Montalban. Segmentize yan. Palalim ng palalim. Hanggang doon, so makarating sa Wawa. Sa ganung kahaba, ay maise-save mo ang panahon ng tagulan. Yung tubig, maise-save mo. Yun ngayon, malalagyan mo ng water purifying kanal doon sa level naman ng ibabaw. Naka-close na kanal, tunnel. Pag gano'n. Nanggaling sa ilalim. It will be doable kung meron kang source of electricity na malakas. Source of electricity na magagamit mo, na gagamitin mo windmill sa itaas. Nakuha na po ninyo. So, kaya ito'y isang organisasyon pangkabuhayan ng mga Pilipino. Ito po ang ating ipinag-aanyaya na ipalit po natin sa maruming politika, sa kasalukuyang sistema. Well, little by little, ang tao na rin ang makagagawa ng paraan. Paano ang malinis na gobyerno? Paano ang maunlad ng mga tao? Paano natin ma-attain yan? Hindi yung laging nakapokus ka sa foreign investor. Sukdu lang gawin mong puta ang bansa mo. Aamyendahan mo yung saligang batas para pagpasasaan ng mga dayuhan. Hindi ganon. Gawin natin ang mga Pilipino ang siyang magpaunlad sa kanyang sariling bansa na hindi natin nagagawa dahil wala tayong pagkukusa. Panayang atake natin sa mga tao sa gobyerno. Panayang pintas natin sa lahat ng ating nagiging pangulo. Pagbabago pa lamang paparating, nakaw lahat ng magagandang papuri. Sinasabi na dumating na isang taon, presidente pa rin siya. Nako, ang taas sa survey. Talagang gustong-gusto ng tao ang presidente nito. Pagkarating na nung kalahating 3 years, pag nag 3 years na, sisimula na nilang hanapan ng banat. Babanata naman. Paano? Mas marami yung gusto rin maging presidente, magkakanya ngayon ng ano yan? Envelopmental press. Envelopmental press. Ayan, susulat ng mga kwento, ganun ganito, sisirain yung mga nakaupo sa pwesto at puro naman magagandang lalaki, yung mga gustong manalo. Hindi po ba ganyan tayo? Daan taon na lumipas, ganyan po tayo. Hindi na ba tayo sasawa? Oh.
Eh, ngayon lang eh. O sige, para hindi kayo antukin. Ayaw ko ng eleksyon. Ayaw ko ng politika. Ang gusto ko ay pangkabuhayang pagbabangon para umunlad ang ating bansa. Ngunit, magkaganon man, patulan natin. Sama natin sa kwentuhan. Sino yung mga gustong maging presidente? O, Manny Pacquiao. May isa ka na. Pampilo Lacson. May dalawa na. Ha? Eme Trillanes. Ay di tatlo na. Pacquiao is from sport. Okay, ano yung isa? Lacson is from military. Aba, police. Sa police na lang natin sabihin. Dahil military, di PMA yan. Oh. Yung si... Ano yun? Dating senador, Trillanes. Oh, sa military. Yung kabilanin. Ipat sa kabila, punta sa kabila. Di tatlo na. Oh. Eh, meron ka pang Sarah. O di apat na. Ha? Eh, teka muna. May Bongo pa. O di lima na. Oh. Eh, teka. Eh, meron daw ano eh, Lenny Robredo. Eh, di anim na. Oh. Eh, teka. Meron pang Carpio. Ha? Baka ito yung magiging dark horse ng US. Si Carpio. Eh, di pito na. Eh, dun sa pitong yun, may madadagdag pa. Nako, maniwala kayo. Kung mga apat na walang binatbat, pagpapail ng kandidasi yun. Paano tayo aasenso? We will going to divide the Filipino people into ano yun? Seven? Divided by seven. Hindi tayo umunlad. Ang laging itatayo natin, fragmented society. At least, itong ipinapanukala ko sa inyo, ito na yung simula ng pagbabago. Dahil di natin pinag-uusapan ng politika. Hindi natin pag-uusapan yung reliyon. Puro magagaling yan eh. Ha? Ang pag-uusapan natin, pangkabuhayan, pangkalusugan, pangkapayapaan, ha? Yan, yan ang ating pagsasaluhan. Oh, eh dahil sa tayo ay nag-iisa lang na organisasyong nagkakaisa sa ganung layunin, we can easily solve the problem. May direksyon tayo eh. May direksyon tayo. Iiwasan natin ang umangkat hanggat maaari. Ang lahat ng inaangkat natin, kailangan mag-produce tayo. Uunahin natin ang kuryente. Isa sa bansa natin yan. Yung nationalization of power. Total, hindi rin lang naman ninyo maipakulong yung mga magnanakaw sa Department of Energy at saka sa PNOC. Pwede mag-produce na tayo ng sarili nating kuryente. Hayaan mo, tuloy-tuloy sila doon sa kanilang sa kanila, tuloy-tuloy. Nandiyan ang PNOC, andiyan yung National Power. But, we are entitled under the law. 10%, yung 10 megawatt per municipality. Oh, yun ang pagsasamantalahan natin. Magiging mga yung miyembro natin magiging mga may-ari ng power plant. Ang iginagatong yung organisasyon natin na magtatanim. Oh, saan ka pa?
eh meron pa tayong deuterium na nandiyan sa Philippine Deep, sa Surigao. Yung deuterium, pagkaya ng ating na paandar, nako, ang mga Pilipino ay hindi maiiwan sa buong mundo. Baka nga, yung mga nasa labas, umuwi na rito. Pag yung deuterium ang nabuksan natin. Pero tutuloy pa rin natin yung lahat ng mga pangkabuhayang pagkilos. Dahil nga, sa pagmamahal natin sa bayan, babawasan natin ng burden ang inang bayan. We will going to reject dollar expenses. Eh, pag umangkat ka sa ibang bansa, dollar ang gagamitin mo. O, eh, mahal mo ba bayan mo? At di, huwag ka nang umangkat. Ano bang bibili mo doon? Panggatong sa kuryente? Hindi, kami meron dito panggatong. Meron din kaming kuryente. O di, kung hindi, kung ang mga karaniwang tao, mga mahihirap, ay hindi na umaasa sa kuryente ng... Ay hindi, pagka binuksan niyo yung deuterium, naku, lahat yan. Lahat yan. Doon aasa sa deuterium. Maiiba. May iba sistema sapagkat ang panggatong mo'y hydrogen, naku, walang katapusan. Yan ang tinatawag na perpetual gas. Bakit sa perpetual gas? Pag sinindihan mo para paandarin yung turbina ng power plant, walang usok. Pag nasunog siya, balik siya sa hangin. Aakyat siya sa taas. Because the rule of nature, the lightest go up. A little heavier go down. O, di paakyat. O, pagdating doon sa itaas, through process of condensation, ihigupin ng sikat ng araw yung tubig, iaakyat sa taas. Pagdating dun sa itaas, tubig na siya, ibababa siya as ulan, dala na naman niya yung hydrogen galing dun sa taas. So kaya yan, yan ang, baka yan ang magiging pangtapal sa butas ng yung sinasabing ozone layer. Baka yan. Kasi wala pang na-identify eh. Ang na-identify lang, yung nabubutas, lumalaki. Nasa may lugar ng Australia. At dahil sa siya'y lumalaki, pumapasok yung tinatawag na radiation. Ha? Naapektuhan ang mga buhay sa ilalim ng karagatan. Nalulusaw ang mga yelo. At ang kontinente ng yelo ay guguho, malulusaw, magiging tubig. Kaya tataas ang level ng tubig sa dagat. Iyan ang epekto ng tinatawag na environmental destruction. Kaya dito sa programang ito, isinasama ho natin ang mga pagpapaliwanag tungkol dyan. Bukod pa yung sinasabing ultraviolet rays from the sun, ay pinanggagalingan ng cancer. Sisimula lang muna sa skin cancer. Skin cancer. But the radiation per se is already destroyed. Hindi lang tao, including plants and animal. Kaya hindi ho pinapaboran yung sinasabing solar power dahil doon. Pag nilawakan mo, bumababa ang radiation pagmumulan ng sakit ng tao. Eh kung marami ka nang ibinaba,
marami ka na ibinaba ng mga radiation from sun. So, ano ang pinakamabuti? Gamitin natin yung ating deuterium para hindi na kayo mag-isipan ng solar system. Hindi bale gumamit ng solar kung mga maliliit lang, hindi malawakang hektar-hektaryan. Ako, Sus Mari Joseph, you are building a source of killing people, plants, and animals. Magagalit si Ate Loren sa akin pagka nakarating sa kanya na I'm heating the solar power. Kasi hindi na ipaliwanag yung masamang epekto ng solar. Dito po sa sinasabi nating renewable energy, although solar system also is a renewable energy because the supply is consistent. Habang may liwanag ang araw, meron kang kuryente. Eh kaya lang, hindi mo kontrolado ngayon yung pagpasok ng radiation. Hindi katulad noong power from fuel galing sa halaman, galing sa niyog. Matagal lang na-invento yan, diesel ng niyog. Subukan na yan. At hindi lang sa 10 taon na, hindi lang 20 taon na po na gumagamit ang mga gasoline station yung tinatawag na E10. Kasali na nila yung galing sa inyo. Kaya 10% yung E10. Ano pa? Napagkukunan din yung alcohol. Alcohol, yung industrial gas. Ang dami renewable energy na walang negative effect. Kasi nga, halaman. Certain time, magtatanim ng kapalit, puputuli naman yung puno. May mapapakinabang ka pa doon sa pinutol mo. So, ibig sabihin, because of that system of living, a kind of society that we have will dictate the manner of government. Kung ano mga bagong gobyerno, mapupunta tayo sa tama. Maniwala kayo. Mapupunta tayo sa tama. At pag nangyari yon, madadagdagan tayo, mahaharness. Madadagdagan tayo ng mas marami pang resources na kikitain ng bansang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, ang mga mamamayan, ay magiging mas mayaman sa mga Amerikano, mas mayaman sa mga taga Middle East. Dahil mauubos na nga yung kanilang petroleum . Kaya nga nagmahal na sila nagmahal . Kung meron ng diesel, wala na. May gagamit pa ba rito ng gasolina? Wala na. Bagsak ang negosyo nila. Kung tayo'y magiging ganun kayaman, we will be the leader of ASEAN. Asia. Huwag mo na sabihin ASEAN. ASEAN, Asia na lang. ASEAN is association . So say Southeast Asia. Yung buong Asia, one Asia, ma-establish natin. This is heaven. This definitely will be heaven. Dahil nandito lahat ang power, ang resources. Philippines pa lang ho yung kinukwento ko sa iyo kanina. Kaya huwag kayong manghinawa, huwag kayong panghinaan ng loob. Magsama-sama tayo into one organization concentrated sa livelihood or economic revolution. At layaman ang mga Pilipino, gaganda buhay at magiging payapa. Matutupad yung pangarap ni Doy del Castillo na ang driver ko Amerikano, ang boy ko Arabo. Diyan po tayo pa sa patalalang papaalam. Tinubuan na ng hangin,
Dumating na, baka kabagan ako eh. Diyan po tayo pansamantala nagpapaalam. Maraming salamat po, mga minamahal nating kalahi, kababayan, sa ampanig man ng mundo kayo naroon. Ito po yung lingkod, Doy Del Castillo, nagsasabing, mabuhay ang Pilipino!